Тили, тили, вом, закрой глаз поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello mga ka-Spooky Dolls. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo. Sa lahat po ng mga nakikinig dito sa Dolls and Spooks, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po muli si Lady Minea. Ako po ay magbabahagi na naman sa inyo ng kwento mula sa aking Lola Elisa. Ilalagay po sa description at pinned comment ang link ng kwentong unang binahagi ko noon para magkaroon kayo ng ideya tungkol sa kwentong ito. Tungkol pa rin ito sa mag-asawang Mang Dodong at Aling Edang na parehong bantog sa kanilang bayan at sa mga karatig baryo nila bilang mga aswang. Dalawang taon na yung nakalipas mula nung unang anihan matapos aswangin si Lola at ang kanyang pamangking si Martina. Wala naman nangyaring hindi maganda sa kanila at sa mag-asawang aswang na natiling tahimik yung bayan nila sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa nagkaroon ng fiesta doon kila Lola Elisa. Halos lahat ng mga tao doon ay naghanda para sa salo-salo. Marami sa mga kabahayan ay may nakalatag na pagkain sa kani-kanilang mga bakuran. Hindi rin nagpahuli ang pamilya ng mag-asawang aswang. Pero kahit na marami silang handa na nakahain, walang sino man naglakas ng loob na makikain sa kanila dahil sa takot na mamaya yang gawin pa sila. Makikikain ba tayo sa kanila? Tanong ng isang taga-baryo sa kasama nito. Bakit? Gusto mo bang maging aswang tulad nila? O sige, kung yun ang nais mo. Tugon naman dito. Nairaos naman ang fiesta nang walang anumang nangyaring kakaiba. Subalit ang sumapit ng takipsilim kung kailan tulog na ang iilan sa mga tao sa baryo. Nakarinig sila ng mga nakabibiging sigaw na nanggagaling sa bahay na mag-asawang aswang. Ano nangyayari? Usisa ni Lola Elisa sa mga tao na nakita niya nag-uumpukan sa labas ng kalsada. Eh, nawawala diyo mo na yung apo nila Dodong at Edang. Hindi nila ito mahanap simula pa nung hapon. Sagot ng kapitbahay ni Lola. Ha? Eh bakit kasi napabayaan yung bata? Tanong muli ni Lola. Umuwi daw kasi sila Linda at Arnold, yung mga magulang ng bata. Pumunta daw ang mga ito sa bayan para bumili ng mga sangkap para sa lulutuin nila para sa kapistahan. Tugon ng kapitbahay. Si Linda ay yung panganay na anak na mag-asawang aswang. Hanggang sa may nikisigaw na kapitbahay. Diyos ko! Yung apo nila Edang! Yun ang mismong kinatay at hinandaan nila sa piyesta! Sindak na sigaw nito. Nabalot ng kilabot ang lahat sa kanilang narinig, lalong umugong ang bulungan sa paligid. Ayon sa lola ko, hindi niya sigurado kung aswang na rin yung mag-asawang Linda at Ronald. Pero ayon sa umugong na balita, nakipag-iinuman di umano ang mga kasamahan ni Ronald na mga mananggiti sa harap ng kanilang bahay. Ang mananggiti ay yung tawag sa mga lalaking umaakyat sa niyog para kumuha ng tuba. Yun kasi yung tradisyonal na inumin doon sa probinsya. Ayon pa sa kwento, nakisali sa inuman si Mang Dodong kasamang iba pang kaibigan ni Ronald. Masaya yung naging inuman at ang pulutan nila ay isda noong gabing yun. Hindi naman takot yung mga katrabaho ni Ronald doon kay Mang Dodong dahil alam naman nila na hindi ito tumatalo ng mga kakilala. Ngunit wala silang kaalam-alam na may ginagawa na pala yung mag-asawa na kahayupan. Nung nalaman na nga na nawawala na yung bata, agad ang tumayo ang ama na si Ronald na tumulong sa paghahanap ng 6 na taon niyang anak. Nung lumalalim na yung gabi at hindi pa rin nahahanap yung bata,
hindi na talaga mapakali yung ilan sa mga kaanak na mag-asawang aswang. Kaya nagtulong-tulong sila upang hanapin yung bata. Maski si Mang Dodong, tumulong na rin sa paghahanap ng kanyang apo. May mga nagpaiwan naman sa inuman at nagpatuloy sa pagtungganan tuba. Nung nalasing na sila, napagpasyahan ng mga ito na kumuha pa ng pulutan sa loob ng bahay nila Linda. Nakita ng isa sa mga ito na may nakapatong na sinugba o inihaw na karni ng baboy na nakatakip sa mesa. Ay, meron pala sila nito. Bakit hindi nila nilabas? Masarap na pulutan to. Sabi ng lalaki na pumasok sa bahay. Dala na rin siguro ng kalasingan. Hindi na rin nakapag-isip ang barkadang ito ni Ronald. Binitbit nito yung karne at dinala sa labas para sa iba pang nagiinuman. Pagkadating ng pagkain sa lamesa, agad naman dumampot ang isa sa kanila ng karne at sinasaw ito sa toyo na meron kalamansi. Walang ano-ano, biglang bumaho yung karne na naging sanhi ng pagkasukan ng nakahawak dito. Bigla naman napasigaw ang isa pa nilang kasamahan dahil sa kanyang namasdan. Mula sa mamula-mulang karne, naging isa itong kulay itim na parang pinulbos na uling. Pumuputok-putok pa di umano ito na parang sirang pagkain na meron burak bago tuluyang nalusaw. Dahil doon, nawala yung kalasingan ng magkakaibigan nung gabing iyon. Dito na nga nila napagtanto na baka ito na yung nawawalang apo. Ito mismo yung hinanda na mag-asawang aswang sa piyesta. Ayon pa sa lola ko, baka daw talagang hindi na nila nakontrol ang kanilang pagiging aswang. Dahil siguro hindi sila nakakapambiktima sa kanilang mga kababaryo, napilitan silang kumain ng sarili nilang kadugo dahil sa sobrang pagkagutom. Wala naman nagawa yung mag-asawang aswang kundi ang aminin yung kasalanan na kanilang ginawa. Tinampong umano nila yung kawawang bata upang mawala ng malay. Ang tampong ay isang paraan upang mahipnotismo ng isang aswang ang kanyang biktima. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paghawak sa ulo ng kanilang bibiktimahin, kasabay na kanilang ginagamit na dasal o orasyon. Naggalit yung taong bayan sa kanilang ginawa. Naisip ng mga ito na baka sa susunod, sila naman yung pupuntirihin ng mga ito. Dahil nga, pati kanilang sariling kadugo, nagawa nilang kainin. Mga hayop! Mga demonyo kayo! Lumayas na kayo dito sa baryo! Kung natin yung pumatay na kadugo ninyo, hindi malayong mangyari na pati kami, bibiktimahin nyo rin balang araw! Sigaw ng mga kabaryo nila. Pero sadyang makapal yung pagmumuka ng mag-asawang aswang at ayaw talagang umalis ng mga ito dun sa barangay. Kung kaya't nagpatawag ang mga mamamayan ng isang madugbulong o babaylan upang paalisin ang mga ito. Tawagin na lang natin yung madugbulong sa pangalang Apo Cardo. Isa siyang magaling na albularyo sa kanila. Gumawa si Apo Cardo ng isang ritual at sinempohan itong walang tao sa bahay ng mag-asawang aswang bago niya sinagawa ang kanyang plano. Nagbaon si Apo Cardo ng isang baog na itlog sa ilalim ng bahay ng mga aswang. Matapos noon, naghintay sila ng mga susunod na mangyayari. Hanggang sa isang gabi, kahit madilim na yung buong paligid, nag-alsa balutan yung mag-anak na aswang. Pumutok na kasi yung baog na itlog na binaunang manggagamot sa ilalim ng kanilang bahay at di nila ito nakayanan. Ang itlog na baog daw kasi ay isang sumpa para sa mga aswang. Kapag pumutok ito, kahit sino pa mang aswang, mapipilitang umalis dahil dito. Hindi ko na maalala yung eksaktong eksplanasyon tungkol sa itlog na baog dahil ilang buwan na rin na lumipas mula nung naikwento sa akin ito ng lola ko.
Marami pa ako nakahandang kwento mula sa aking pamilya at mga kaibigan tungkol sa mga aswang at mga engkanto, pati na rin sa mga multo. Sa susunod na stories ko po, isa pang kwentong aswang at engkanto na mula pa rin kay Lola Elisa. Sana po'y nagustuhan yung aking binahaging kwento. Maraming salamat Ma'am Shiklark sa kanyang walang sawang pag-share ng mga spooky stories na nagbibigay ng aliw at saya sa ating mga tagapakinig. Ako yung tao na di ko masasabing naniniwala talaga ako sa mga maligno o aswang at kung ano-ano pa. Mahilig lang talaga ako magbasa ng mga nakakatakot na kwento. Ewan ko ba, basta tuwang-tuwa ako tuwing tinatakot kong aking sarili. Pero di ko alam na mababago pala yun. Mula na nag-aral ako hanggang sa makagraduate ako ng college, hindi talaga ako pinapayagan ng mama ko na mag-dorm. Pinagsasyagaan talaga nila na ipasundo ako sa driver. O kung minsan, yung papa ko mismo yung sumusundo sa akin sa school. Pero nung nakagraduate na ako ng college at nag-start na ako mag-work, saka ko naisipang bumukod sa amin para mananasan ko na libre ako mula sa paghihigpit ng aking mga magulang. Kaya labag man sa loob ng aking mga magulang, sapilitan akong umalis sa amin. Nakakuha ako ng murang apartment at masaya ako kasi nagagawa ko na ang lahat ng aking gusto na walang nagbabawal sa akin. Minsan, dinadalaw ako ng boyfriend ko upang ipagluto ng pagkain. Binigyan ko siya ng susi ng apartment ko para madali siyang makalabas-pasok. Minsan, pagdating ko sa aking inuupahan, wala na siya kasi pumapasok din siya sa trabaho niya na panggabi. Pero okay naman, na-enjoy ko yung buhay ng isang moderna na working girl. Kaugalian kong ilapag yung phone ko sa aking side table. Nakatoob yung phone, tapos papasok ako ng CR para maligo sa gabi. Minsan, pagkalabas ko ng CR, magtataka ako dahil yung cellphone ko nakataas na yung screen papuntang kisame at nakailaw pa na parang may kumalikot. Minsan naman, nasa kama ko na ito kahit siguradong sigurado ako na pinatong ko ito dun sa side table bago ako pumasok sa banyo. Makailang ulit na nangyari yung ganun pero di ko nalang talaga pinapansin. Ayoko kasi na matakot ako sa sarili kong apartment. Hanggang may mga 2 linggo din na hindi nakadalo yung boyfriend ko sa akin. Nag-out of town kasi sila kasama yung mga ka-office mates niya. Sinasama niya ako noon pero hindi kasi ako na-approve sa leave sa work kaya naiwan ako. Yung kama ko, yung paani ni nasa may gilid ng pintuan. May pagkakataon na nagigising ako sa madaling araw at may nakikita akong figura ng isang nakatayong babae sa aking paanan. Nakaharap ito sa pinto. Minsan naman, ang nakikita ko ay isang matandang babae na nakaharap lang sa akin. Hindi ko naman maninag yung mga mukha nila kasi nga madilim at ang ilaw lang sa labas ang nagsisilbing ilaw ko. Kadalasan, hindi ko nilang talaga pinapansin ito. Iniisip kong guni-guni ko lang yun. Ayaw ko kasi na matakot ako dun sa apartment na yun. Dahil pinaglaban ko yun sa pamilya ko na magsasarili ako, ayoko na bigyan sila ng satisfaction na matama sila na dapat di ako umalis sa kanilang puder. Pagkatapos ng ilang gabi ng mga nangyayari sa akin, hindi na ako nakatiis at naikwento ko na ito sa aking boyfriend. Sabi niya lang sa akin, subukan ko daw na baliktarin yung pagkakahiga ko. Dapat yung ulo ko daw ay nasa may pinto banda, wag yung paanan ko. Dahil wala naman mawawala, ginawa ko na lang ito. Sa unang gabi na nasa ganong posisyon ako,
Wala namang kakaibang nangyari, kaya natuwa ako. Pero nung sumunod na gabi, ayun na naman. Ang mas nakakainis pa na part, nasa may gilid ko na nakaupo yung babaeng nakaitim. Nakayuko siya, pero hindi ko maninag yung mukha niya. Tanilikuran ko na lang siya at hindi ko pinansin. Pinilit ko na lang na matulog muli. Kinabukasan, pag uwi ng boyfriend ko mula sa kanyang trabaho, doon na siya dumiretso sa aking apartment. Doon siya natulog sa inuupahan ko, pero kasama ko naman yung best friend ko. Bali tatlo kami doon sa apartment. Walang katatakutang nangyari at nakatulog naman kami lahat ng maayos. Noong November 2014, hindi ko na maalala yung exact date. Nakatulog ako sa kakahintay sa aking boyfriend. Sabi niya kasi, sa apartment ko daw siya matutulog. Sasamahan niya daw ako. Nung nagising ako, wala pa rin siya. Kaya bumangon ako at nag-CR. Pagbalik ko, nakita ko na naman yung phone ko na nasa mismong kama ko na. Kahit 100% akong sigurado na nilapag ko yung kanina sa side table. Agad ako nag-chat kay boyfriend at tinanong ko siya kung nasaan na siya. Ang sagot naman niya, on the way na daw at nagdadrive na siya papunta sa akin. Mga 12 na yata ng hating gabi yun nang may biglang kumatok sa pintuan. Bubuksan ko na sana ito nang biglang tumunog yung aking cellphone. Kaya kinuha ko muna yung cellphone ko at binabasa ko yung message habang papunta na ako dun sa pintuan upang buksan na ito. Nakita ko na yung message pala ay mula sa boyfriend ko. Nalamig yung katawan ko at pakiramdam ko, umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking ulo pagkabasa ko ng message niya. Babe, wag na wag mo bubuksan yung pintuan! May taong walang ulo na nasa tapat ng pintuan! Nasa gate ako! Nakarinig ako ng busina ng sasakyan sa harap mismo ng gate. Napasalampak na lang ako sa sahig at napaluha sa takot. Maya-maya, tumigil yung busina. Kumutok ulit, and this time, yung boyfriend ko na yun dahil narinig ko na tumatawag siya sa labas ng pinto. Agad kong binuksan ito, pero lumabas ako. Hinila ko siya pabalik sa kanyang kotse. Di pa ako nababaliw para magstay pa sa apartment na yun. Doon na lang ako nakitulog muna sa boyfriend ko noong gabi na yun. Noong naglaon, napalitan akong bumalik sa apartment upang kunin yung mga gamit ko. Nagpaalam ako dun sa landlord na aalis na ako doon. Doon na muna ako nakatira sa boyfriend ko. Pero nung nalaman ng parents ko na nag-live-in kami, pinireassure nila kami na magpakasal. Okay naman, may balak na rin naman, medyo napaaga lang. Ang lesson dito, okay lang maging matapang at harapin ang takot. Pero minsan, dahil sa katapangan, napapahamak din tayo. Kaya ang tapang, dapat sinasamahan din ng matamang pag-iisip. Kasi di ko alam kung anong kapahamakan yung mangyayari sa akin kung nagpumilit pa rin ako na manatili doon sa apartment na yun. Mabuti na lang, meron akong boyfriend na hindi ako pinabayaan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ang kwentong ibabahagi ko ay nilahad sa akin ng aking Lola Bilin. Point of view na lang niya yung gagamitin ko sa pagkukwento upang mas madali. Dalaga pa lang ako noon nang kunin akong katulong na mag-asawang makarayo. Mahigit 2 taon na ako sa poder nila nang mapansin ko kung gaano ka gusto na mag-asawa na makabuo ng anak. Pero dahil lagi nakukunan yung amo kong babae, natatakot na silang umulit muli dahil baka masaktan lang ang kanilang kalooban kapag nalaglag na naman yung bata sa sinapupunan. Mabait naman yung mag-asawa. Gabi-gabi silang nagdarasal
sa maliit nilang altar. Dumarayo rin ang mga ito sa Cebu tuwing sinulog upang ipagdasal na sana biyayaan sila na kahit isang supling. Hanggang sa nabuntis nga ulit yung amo kong babae, si Ma'am Sonia. 1 month pa lang yung tiyan ni Ma'am Sonia nang mahiligan niyang mag-alaga ng ahas. Nagulat ako at natakot na makita kong hawak-hawak niyang ahas isang araw. Pero wala akong nagawa upang sawin siya. Katulong lang naman ako sa kanila. Huwag kang matakot, Bilen. Mabait yung ahas na ito. Nakangiting sambit ni Ma'am Sonia. Hanggang sa lumaki ito, kasabay ng paglobo ng kanyang tiyan. Ma'am, hindi po ba talaga kayo natakot mag-alaga niyan? Malayo ang distansya sa kanya na aking tanong. Hindi ko kasi talaga matim na makakita o mapalapit man lang doon sa ahas, kahit nasabi ni Ma'am na mabait naman ito. Ngumiti lang si Ma'am Sonia habang inihimas-himas yung ahas na nakaibabaw sa tiyan niya. Swerte yung ahas sa negosyo, Belen. Taging tugon sa akin ni Ma'am Sonia. Kumunot naman yung noo ko. Hindi ko napigilan na bigkasin ang aking saloobin. Paano po kung magmukhang ahas yung anak ninyo? Baka po kasi mapaglihaan niyo yan. Medyo natatawa ko noong tanong. Agad naman ako nagsisi sa katabila ng dila ko nang nawala yung ngiti sa mukha ni Ma'am Sonia at napalitan ito ng pangamba. Hindi naman siguro. Kailanman, hindi ko gugustuhin na mag-itsurang ahas yung anak ko. Halatang natakot na sabi ni Ma'am Sonia. Huwag niyo na pong intindihin yung sinabi ko. Pasensya na po kayo. Ang daldal ko kasi eh. Pag-aalo ko sa aking amo. Lumipas pang ilapang buwan, tuluyan na lumaki yung tiyan ni Ma'am at dumating na nga yung araw na manganganak na siya. Hawak-hawak ko yung kamay niya noon habang siya umiire. Abala naman yung kumadrona sa pagpapaanak kay Ma'am. Laking tuwa namin na lumabas sa sinapupunan niya ang isang malusog at magandang sanggol. Isang babaeng anak ninyo, Ma'am Sonia. Masiglang sabi ng kumadrona na agad na inisikasong bata upang maibigay sa sabik nitong ina. Hindi naman napigilan na mapaiyak ni Ma'am Sonia dahil sa labis na saya. Sa wakas, dinidigdan ng Diyos ang kanyang panalangin na mabiyayaan sila ng isang anak. Nung malinis na yung bata, agad na pinatong sa dibdib ni Ma'am Sonia ang kanyang anak. Masayang-masaya kami na nasa kwarto na yun, nang bigla na lang nagsisigaw yung kumadrona. Halatang takot na takot ito. May dalawang ahas! Nagulat na lang kami na kunin niyang dalawang maliit na ahas sa maselang parte ni Ma'am Sonia. Hinampas niya ito upang sana'y patayin. Laking gulat naman namin nang biglang umiyak yung sanggol na animoy nasasaktan siya sa ginagawang paghampas ng kumadrona dun sa mga ahas. Anong nangyayari? Nakapanganak na ba yung asawa ko? Biglang napatakbo na sabi ni Sir Ronald sa loob ng kwarto nang marinig na nagkakagulo kami. Mahal! May lumabas na ahas mula sa akin! Napapahagulgol na sabi ni Ma'am Sonia na yaka pa rin noon ang bagong silang nila na sanggol. Naistatuan naman si Sir Ronald sa narinig, pero agad din siyang kumilos at pinatigil niya yung kumadrona sa ginagawa nitong pananakit dun sa mga ahas. Itigil mo yan! Huwag mo nang galamin yung mga ahas! Bibigyan kita ng malaking halaga kapalit ng pananahimik mo. Huwag na huwag kang magkakamali na ipagkalat sa mga kaganapan ngayong gabi na ito. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ni Sir Ronald doon sa kumadrona na may hibig ng paninindak sa boses. Agad naman pumayag yung kumadrona. Mayaman yung pamilya ni Sir Ronald at kung di siya susunod, pwedeng manganib ang kanyang buhay. Kaya tinanggap na lang ito yung salapi
at tahibik na umalis nun sa bahay. Maski ako, pinagbantaan na huwag na huwag ipapaalam kahit kanino ang sekreto ng pagpapaanak ng kanilang unika iha. Di naman nila kailangan yung gawin dahil tapat naman ako sa aking mga amo. Gayunpaman, nangako ako na hindi ko ito ipagsasabi kahit kanino. Binigyan din nila ako ng malaking halaga kapalit nito. Simula noon, kahit nahihirapang tanggapin na mag-asawa na may anak silang mga ahas, pinagpatuloy nilang alagaan ang mga ito kasama ng babae nilang supling na pinangalanan nilang Aliana. Takot na takot noon si Ma'am Sonia na ipahawak kay Aliana yung dalawa nitong kapatid. Nangangamba siya na matuklaw siya ng mga ito. Aliana, wag! Sigaw ni Ma'am Sonia nang makitang hawak-hawak na ng anak ang mga kapatid nitong ahas. Pero tanging bungis-ngis lang ang tugon ni Aliana sa kanyang ina. Di naman kumikilos ng masama yung dalawang munting ahas na mukhang maamo naman. Matagal-tagal din bago natanggap ng mag-asawa na may dalawa pa silang anak na ahas. Pero nung nakita nila na di naman nananakit yung mga ahas na yun, hinayaan na lang nila na maging kalaro ito ni Aliana. Lalong lumago naman yung negosyo ng pamilyang Makarayo. Naging ubod sila ng yaman. Pinaniniwalaan nila na nagdala ng swerte sa kanila yung tatlo nilang anak, na dalawa nga dito ay mga ahas. Sa tuwing nagkakasakit ang normal nilang anak na si Noriana, pinapatabi lang nila yung dalawa pa nitong kambal na mga ahas doon sa bata. At parang himala, naggagaling na ito kagad. Nasubaybay ang kumula pagkabata hanggang sa magdalaga itong si Aliana. Lumaki siyang maganda, maputi, makinis ang balat, chinita ang mga mata, matangkad, matalino, at napakabait na babae. Dahil dito, bukod pa na anak siya ng isang mayamang pamilya, marami siyang naging manliligaw at maraming humahanga sa kanya. Lagi niyang kinukwento sa mga kambal niya ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ang mga ahas naman ay kasing laki na rin ng mga sawa. Nananatili ang mga ito sa kwarto ni Aliana at paggapang-gapang lang doon. Saksi ako habang inihimas ni Aliana ang mga ito sa pagtulog. Minsan kasi, sumisilip ako sa siwang ng pinto ng kanyang kwarto upang masiguro na nasa mabuti siya. Tandang-tanda ako pa, doon dinalaw si Aliana ng isa sa kanyang mga manliligaw. Ito yung alam ko na napupusuan ni Aliana sa lahat ng tumatangi sa kanya. Marahil, dahil ito yung halos kapantay niya sa mga katangian. Doon ko pa lamang siya nakitang ganong kasaya at bakas yun sa kanyang mukha. Lumipas pa ang ilang linggo, nagpa siya si Aliana na sa dormitoryo na lang manirahan upang mas mapalapit sa pinapasukan nitong paaralan sa kolehiyo. Medyo dumalang nang umuwi si Aliana sa pamamahay ng magulang niya. Umuwi na lamang siya upang kumuha ng mga gamit. Wala nang masyadong panahon si Aliana sa mga ahas na kapatid. Dingin na ito naasikaso tulad ng dati. Marahil, masyado na siyang abala sa ibang mga bagay dahil nga sa dalaga na siya. Isang gabi, nasa kwarto si Aliana at nag-iimpakin ng kanyang mga gamit. Nagulat na lang ako nang narinig ko yung pagsigaw ni Aliana. Tumakbo ako at nabastang ko na pinalibutan siya ng dalawa niyang kambal na ahas. Pinulupitan siya ng mga ito. Agad naman akong sumigaw para saklulohan siya ng kanyang mga magulang. Ma'am! Sir! Si Aliana! Nililingkis na mga kapatid niya! Paghingi ko ng tulong. Umahangos naman na tumakbo ang mga magulang ni Aliana upang tulungan siya. Pero kahit anong hablot ang ginagawa nila, hindi nila talaga makuha yung katawan ni Aliana dahil sa mahigpit na pagkakapulupot ng mga ahas. Ano ba kayo? Bakit yung pinapatay yung kapatid ninyo?
Pakawalan niyo siya! Umahagulgul na wika ni Ma'am Sonia. Nakita ko yung mukha ni Aliana na nangingitim na dahil sa kawalan ng hininga. Napaupo ako habang pinakalmot ni Sir Ronald ang kanyang sarili dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa na makita yung anak na dalaga na namamatay sa harapat niya. Hanggang sa natuuhan na lang ito at pumunta sa kusina. Pagkabalik niya, may dala na itong kutsilyo. Dinig na dinig ko yung iyak ng mag-asawa na tila ba wala nang ang paraan para matigil ang lahat kung hindi ang patayin ang dalawa pa nilang anak. Umiiyak ang mga ito habang paulit-ulit na binabaon sa katawan ng dalawang ahas ang kutsilyong hawak ni Sir Ronald. Napaluhod naman ito sa kakahiyak matapos niyang pagsasaksakin ang dalawang ahas na anak nila. Nagulat sila nang lumabas sa bibig ni Aliana ang preskong dugo. Ang hindi nila batid, kutiktado ang buhay ng tatlong kambal. Kapag namatay yung mga ahas, mamamatay din si Aliana. Bumalagta si Aliana at ang mga ahas sa sahig. Walang buhay ang tatlo. Matapos ang araw na yun, biglang nalugi yung negosyo ng mag-asawa. Dahil doon, napilitan na din akong maghanap ng panibagong trabaho. Nawalan na ako ng koneksyon sa mag-asawa at nabalitaan ko na lang noong 2011, nagbigti sa puno si Ma'am Sonia dahil hindi niya pa rin matanggap ang sabay na pagkamatay ng tatlo nilang anak. Wakas. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito po sa Pilipinas at yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito naman po yung panibagong kwentong aswang at kababalaghan na binahagi po sa atin. Yung pong unang kwento, galing po siya kay Lady Minea. So, yung pinadala po talaga yan dito sa channel po natin sa Dolls and Spooks. So, thank you po talaga sa inyo, Lady Minea, sa pagbabahagi ng inyong mga kwentong kababalaghan at saka tungkol sa aswang. Okay? So, nililink ko na lang po sa description at saka sa pinned comment yung pong kanyang previous stories na nabahagi na po dito sa ating channel. So, thank you po talaga sa inyo. All the rest, galing po sa Spookify na kung saan po admin po si Silent Rasta. So, nakalink din po yung page, okay, na yun sa description. So, punta na lamang po kayo doon para po mabasa po ninyo yung iba po nilang mga kwentong kababalaghan. Okay? So, bago po natin gawin yung maikling discussion sa mga stories, let me first greet yung pong mga minamahal po natin na members sa ating channel. Namely, sila Sweet Lady Centeno, Miss Miami Laurel, Filipino Mommy Canada, EDM Mori, Lipsticks and Shadows, Brian Achenza, at saka si Burns A. So, thank you po talaga sa inyo sa patuloy niyo po na pagsuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyo. Siyempre, hindi po pwede hindi natin batiin yung ating mga mahal na members. Okay, no, not members. Minamahal na mga loyal listeners ng Dolls and Spooks na sila Tita Florencia de Guzman. So, salamat po talaga, Tita, for all your help at saka support and love. Maraming maraming salamat. God bless. Hello kay Tita Ori Rex. Ako si Asi Pascar. At Beth Pulido, Tita Josephine Atilio, Tita Smart B, Tita Lerner Neville, Mami Mercedes Catuanco, si April Brixty, Engineer Melvin Montes, Carmelita Pascua, Newt Isaac, Iris Girl Perez, Jordan Aguinaldo, Carlo Doliente, Jun Kenji Bularin, Rans Francisco Rinsky Hoyle, Ring Gavino, Ote Creyes, Jamil Charles Escobar, Lavender Love, Kitty Carol, Asileo Hunt, Elizabeth Meter, Benhur Dudlum, Salamander Dragneel, Alvin Inieres, Benji Inerba, Manilin Kumike, Marites Suzuki, Marcangelo Garcia, Pinky Feliciano, Kari Camilla, Jan Hector Cuner, Maria Iscanilian, Maria Fomoto, Shehan Panchito, at si Fresh and Yummy Hotdog. Okay, so maraming salamat sa inyo po sa patuloy niyo po na pag-support sa Dolls and Spooks. Okay, so gawin na po natin yung maikling discussion. So yung sa unang kwento nga po ni Lady Minea, okay, sobra po talaga. Medyo kinilabutan po ako noon. Sa sobrang pagkahayok talaga nila sa laman, hindi na sila nakapagpigil.
Kasi nga, okay, siguro nagtataka kayo bakit nila na-atim nakainin yung sarili nilang apo. Okay, kasi nga po, ano, siguro talagang nasa naturalesa nila yun, talagang kailangan talaga nilang kumain ng karne ng tao kasi nakasanayan na siguro nila. Ewan ko, kung for whatever reason, hindi sila makapambiktima sa ibang lugar, okay, hindi naman sila makapambiktima dun sa kanilang mga kababayan, so, na-tempt sila, okay, na pati yung sarili nilang kamag-anak, yung kadugungan nila, apo nila, okay, for that matter, ay kinain nila. Okay? So, ganun talaga. Sobrang, parang bisyo lang ito na minsan nagkadahil nga sa sobrang nalulungkot sa bisyo. Okay? May mga nagagawa ka na mga hindi mo matagagawa kung nasa tamang pag-iisip ka. Okay? Yung sa tamang wisyo nga ng pag-iisip. So, yun. Siguro lesson sa atin yan na yun nga, hanggat maaga, hanggang nakakaya natin, tanggalin natin yung mga bisyo sa ating katawan. Okay? Katulad ng mga, yun nga, pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na, yung pag-inom-inom ng alak, ganyan. So, ayan, tanggalin natin yan kasi huwag natin hayaan na i-take over niya yung mga lives natin. Okay? Kasi pag nangyari yun, yun nga, nakakagawa ka na ng mga bagay na hindi tama. Like, tulad nito, yun nga. So, ano siya, kumain, kinain nila yung anak nila, yung apo nila, rather. Okay? Eh, kung sa tanong buhay, hindi man siguro natin kakainin yung mga apo at anak natin. Okay? So, yung mga tipong siguro yun, nakakagawa ka ng mga kahalayan dahil nga nasa impluensya ka na pinagbabawal na gamot. Okay? So, ayun. So, pwedeng mangyari yun. Kaya hanggat maaga, okay, hanggat may makakaya pa natin iwasan, gawin na natin. Huwag na natin hintayin na magsisipa tayo sa bandang huli. Okay? And then, dun naman sa pangalawang kwento. So, regarding naman dito dun sa babae, na gusto nga niya maging independent, okay, humiwalay sa magulang para magawa niya yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Na wala naman masama doon, syempre, habang tumatanda tayo, lumalaki tayo, we would want na, you know, magsarili, magawa natin yung mga bagay na gusto natin kasi para maging masaya tayo, tsaka maging individual tayo na kayang tumayo sa sariling paa. Pero minsan kasi talaga kapag sa sobrang ayam no, yun sa pagnanais mo magrebelde o sa pagnanais mo na, you know, ipakita o ipatunayan sa mga magulang mo na kaya mo na at saka hindi ka nila kayang kontrolin, may mga nagagawa rin tayo na, you know, siguro dapat pinag-isipan natin mabuti. Katulad nito, sa pagmamatigas niya, okay, napatunayan sa magulang niya na, yun nga, kaya niya na mag-isa. Okay, kahit na may nangyayari ng kakaiba dun sa apartment na yun, ayaw niya pa rin umalis. Okay. So, ayun, mabuti na nga lang talaga at hindi niya na pinagpilitan, okay? Kasi nga ako, although sila sa akin nga, diba, ilang beses ko nang sabi, willing akong tumira sa isang haunted house, okay? So, okay lang sa akin may mga multo. Pero, siguro kung katulad nito na medyo kakaiba na yung mga nangyayari na parang negative na negative kasi itim. Okay, siguro kung white lady pa, mapagtsasyagaan mo pa o kung hanggat wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Pero, pag itim na kasi, ewan ko, parang demonic na yung ganito eh. Parang medyo para mapag-isip ko na talaga. Tsaka putol yung ulo. Ay, huwag nilang hintayin na saliban pa siya. Baka pag yun nga dumating ng panahon eh, pag tumira pa siya dun eh, saliniban na siya, baka nagkasakit na siya, baka nakapatay na siya ng tao, kung ano na nagawa niya. So, mabuti na nga yung ginawa niya na umalis na siya dun sa bahay. At saka yun, isa pa, pinapatira niya, pinapapunta niya yung boyfriend niya dun sa kanilang apartment, o sa apartment niya. Ngayon, wala naman siya nabanggit yung may nangyayari sa kanila, no? Although siguro, gusto kong isipin na wala kasi nga nung tumira yung boyfriend niya dun sa apartment, kasama naman niya yung best friend niya, so meron siyang chaperone kahit paano. Okay, pero again, although nalalayo na to sa topic, pero ingat na lang talaga. Again, okay, babae, dalagang Pilipina, okay, so na kapag babae ka, I'm so sorry, alam kong medyo unfair, pero posible talaga na ikaw yung malulugi sa bandang huli kapag nagkahiwalay kayo. Lalong-lalo na kapag yun na may nabuntis ka or alam mo na, hindi ko na kailangan i-elaborate. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. So, dapat protektahan niyo yung sarili ninyo. Okay? Para hindi kayo yung malugi sa bandang huli. Okay? And then naman sa pinaka-last story. Now, I don't know. Okay? So, I'm sure may mga magsasabi, magko-comment na kung totoo ba yung kwentong yun. Ngayon, hindi ko alam. Sinare nga lang po ito sa Spookify na page. Okay? So, hindi ko po alam kung ito po yung totoo, kathang isip ba or what. So, isipin na lang natin na totoo. Okay, kung wala naman mawawala sa atin kung maniwala tayo o hindi. Siyempre, hindi nga nila pagsasabi. Di ba parang ganito rin yung kwento dun sa pamilya nga ng mga, ano, yung may-ari ng Robinsons daw. Okay, na meron nga daw silang anak na ahas. Pero yung sa kanila naman na ahas ay literal na taong ahas. Hindi naman po yung tipong ahas lang talaga na
Ewan ko, according naman sa ibang kwento sa version ng story, yung pong anak nga daw po nila, may kakambal na ahas. Okay? Yun nga daw kaya nga daw swerte. Pero, again, wala tayo, makakapagpatunay dito. Halaman na lumabas sila, lumantad sila, o ito yung kapatid kong ahas, diba? So, malamang itatago nila yan hanggat makakaya nila. Pero ano't ano pa man. Okay? So, very sad. Siguro nakiselos lang itong mga ahas na ito. Siguro gusto nilang sumama dito sa kapatid nila. Pero syempre, hindi naman sila pwedeng isama kasi nga ahas sila. Alam mo na magdala siya ng ahas kung saan saan, diba? So, ayun. Very tragic lang yung nangyari. Kasi nga siguro may pag-iisip din sila na tao pero trap sila sa katawan ng isang ahas. So, nakakapagtaka. Tsaka hindi natin malaman kung ano bang nangyari. Bakit ba nagkaroon ng ahas na anak itong si Ma'am Sonia? Okay, so hindi na siya napaliwanag dun sa story. But anyway, so I hope na nagustuhan po ninyo yung story na yon. Okay, actually hindi lang yung story na yun, yung lahat ng stories na narrate dito sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, paki-like naman po itong video na ito, paki-thumbs up. At kung di pa kayo subscribe na panginihintay nyo, subscribe na po. Paki-click din yung notification bell para update kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. Okay, so pakishare din po sa inyong paboritong social media kung pwede po. Okay, yun lang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye! Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.